Naha ang ilang bahagi ng Maynila nito mga nakaraang araw at isa sa itinuturong sanhi ng pagbaha ang hindi pa tapos na pumping stations. Setyembre pa nga po, inaasahang matatapos ang proyekto doon sa may Dolomite Beach. Kahit ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, asahan pa rin ang pagbaha tuwing uulan ng malakas. Ano nga ba ang remedyo rito ng MMDA? Alamin natin mula kay Director Baltazar Melgar. Director, magandang morning. Good morning, Sir Jeff, and of course kay Mama Ami, saka Sir Johnson. Good morning. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig, magandang umaga po. Opo. So, Director, alam ko po medyo lagi po na mahirap ang sitwasyon ng pagbaha para po sa lahat. Gayun din po sa MMDA. Kamusta po ba muna yung pumping stations natin overall dito sa Metro Manila? Sa ngayon kasi, Sir Jeff, meron tayong 71 na pumping station, no? Na ino-operate, mini-maintain ng MMDA. Ngayon po, meron pa kasing mga ongoing at patapos na mga pumping station ang Department of Public Works and Highways. Kasi sila pong gumagawa ng mga infrastructure projects for flood control. Ngayon po, yung katulad po doon sa Sunog Apog, meron doon silang ongoing at malapit na rin matapos. Then pag natapos po yan, ay ito turn over sa MMDA for operation and maintenance. Katulad din po dyan sa tatlong pumping station sa Baywalk. Ongoing pa po yan, kaya hindi pa ho, nakakaranas pa tayo ng medyo pagbaha dyan, lalo na sa Top Avenue at dyan sa Malate area. Opo. So, Director, kapag natapos po lahat ng proyektong itong plano, magiging ilan na po yung pumping stations natin? At gaano po kalaki yung tulong siguro nito sa pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila? Pag natapos nyo itong apat, magiging 75 na lahat ng ating pumping station, no? At malaking tulong kasi itong pumping station, Sir Jeff, kasi alam nyo, ang elevation kasi ng Maynila ay mababa lang. So pag nagkaroon ng high tide, inaabot ng ating landside area ng side lang, ha, wala pang ulan yan. Ngayon, kung sumabay pa yung malakas na ulan at high tide pa, so yung drainage natin na nagpuplo papunta ng dagat by gravity, ay siyempre may impede ang flow niya, di ba? So kailangan natin itong pumping station. Kasi once na mataas ang tubig sa dagat at sumabay yung malakas na ulan, ang gagawin lang po natin ay sasara natin yung floodgate at ipapump out natin yung storm water papunta sa Manila Bay o kaya sa Pasig River. So, yun po. Siyempre, yung ating mga struktura na yan, yung ating facilities na yan, ay merong kapasidad po yan eh. Ibig sabihin po, kung sobrang lakas naman ang ulan, hindi rin niya nakakayanan agad na mapump out yung tubig na yan. So, nagkakaroon ng delay na konti. Pero mabilis, kung magmaman, ay mabilis mag-subside. Opo. Ito pong 71 working pumping stations po natin, hindi naman po nagkakaroon ng problema pagdating sa basura. Kasi ang alam ko rin, Director, nagkakaroon din po ng mga, kumbaga, stock up o nagkakaproblema sa mga makina kapag sobrang dami yung bumabagsak nila basura sa mga pumping stations po natin. Tama po. Kasi pagka ang basura talaga, iyan ang problema ng ating mga pumps. Siyempre, iyon po ang nagbabara doon sa elisi ng mga makina. So, once na nakabara yun, ihinto muna natin yung pag-operate ng pump. Kailangan nating tanggalin yan. Kung hindi, ituloy natin pagpa-under yan, baka masira yung ating mga pump. So, yun nga po ang isang problema natin dyan, yung garbage. Kasi kung hindi properly dispose po yung ating garbage, kung saan lang natin hinapon yan, eventually po yan pupunta doon sa ating waterway. Siyempre, pagpunta sa ating waterway, pag nag-pump operation tayo, may current eh. So, maano talaga yung basura na yan papunta doon sa ating pumping station. Opo. So, bukod po sa pumping stations na to, Director, ano ba pong ibang immediate na remedyo muna para po hindi po ganun katindi yung pagbahang nararanasan kapag medyo malakas yung buhos ng ulan dito sa Metro Manila? Yun nga po yung
makapag-usap ako sa kami sa DPWH na i-mobilize na yung ating nila yung mga mobile pumps. Meron naman silang mga mobile pumps eh. So, katulad dyan sa area ng Malate, yan sa Baywalk siguro, i-mobilize muna natin, mag-temporary tayo ng ano, yung mga mobile pump i-deploy natin sa area para maibisa naman yung pagbaha doon sa naturang lugar. Yung sa Baywalk, Director, na sinasabi po niyo, dati na po bang proyekto yun? Ano po bang naging sanhilang delay doon? Actually, Sir Jeff, ganito yan. Meron tayong tatlong outfalls, no? Malalaki yan eh. Kung imagine nyo, kahit pumasok na isang dump truck dyan sa loob, dun sa drainage na yun, ha? Ganun kalaki yung ating, sinasabi nating outfalls. Ngayon, nagdi-discharge yan directly sa Manila Bay. Ang catchment area niyan ay yung Tap, Malate, yung area na yan, nalang sa may, ano, dun sa may Manila Zoo. Mayroon tayong Estero de San Antonio Abad doon na kung saan nag-decide directly doon sa Yacht Club. Ngayon, ang problema nga, pagka high tide, hindi siya makaplo by gravity. So, yung Department of Public Works and Highways ay nag-construct ng lalagyan nila ng pumping station, yung tatlong outfalls na yan. Para pag mataas ang tubig sa dagat, ipa-pump out nga po yung tubig. Ngayon, ang ating kasi, ang ating gobyerno may programa na to improve the water quality along the Baywalk. Kasi andun po yung Dolomite eh. So, gusto nating improve yan. So, yung wastewater na yan, ay tinitreat natin. May typical kasi tayo dyan eh. So, pag dry season, pinapump out natin yung meron tayong lip pump dyan na yung tubig doon sa tatlong outputs na yan ay dinadala natin doon sa SPP. I-treat muna natin bago natin i-dispose sa Manila Bay. Kasi instead sa mag-upload directly doon sa Manila Bay, na yun po ang dahilan ng pagtaas ng polypum level sa Manila Bay, particularly dyan sa from Yacht Club to US Embassy. So, yan po ang dahilan. So, mataas masyado yung polypum level dyan. Umabot ng nung una nga po, 1.3 billion eh. Yung doon sa may Estero de San Antonio Abad kasi nandun yung Manila Zoo. So polluted po talaga ang tubig dyan. So ang target kasi ng ating gobyerno, magiging swimmable siya. So naglagay tayo ng STP. But ang problema, pag umulan ng malakas, kailangan talaga natin i-pump out dyan yung tubig para hindi directly na mag-discharge dyan sa area, doon sa Baywalk, doon sa beach mismo. Kundi, dadalhin natin yan mga 300 to 500 meters away from the shoreline para doon natin i-discharge yung pinump out natin water na hindi siya mag-mimix dito sa Baywalk. Yun po ang programa ng ating gobyerno dyan. Opo, at sabi nga po ng DPWH Secretary kahapon sa padayam din namin, September po asa matatapos yung proyekto niya. Tama po ba, Director? Opo, Sir Jeff. Yun ang target nila na matapos kasi may contractors naman po na gumagawa yan at ang Department of Public Works and Highways ang nagsusupervise po. Opo. Panghuli na lang po, Director. May mensahe po ba kayo sa publiko patungkol nga po sa kanilang nararanasang pagbaha? Kasi yung ating ginagawang proyekto dyan ay talagang magdudulot din ng inconvenience. So, talagang makakaranas tayo ng pagbaha, pero iyan namang baha ay napasabol naman po tool tayo sa vehicle. So, konting ano lang po, siguro bigyan ng DPWH ay matatapos na this coming September. Konting pasensya lang po at magandang umaga po. Thank you very much, sir. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Yan po si Yes po, yan po si MMDA Director Baltasar Melgar.